Hi everyone, it's me again, Jonah, and our topic for today's video ay masarap ba pag nakatalikod habang kayo ay merong pagtatalik ng partner mo. Iyon pag-uusapan natin at kayo ay bago dito sa aking channel. Don't forget to like and subscribe. Hit the notification bell para updated ka sa mga videos na i-upload ko. Kalimitan sa atin or lagi natin ginagawa kapag meron tayong pagtatalik sa ating mga partner ay ang mga nakasanayan na posisyon. Patalikod na posisyon ay hindi kadalasan na ginagawa ng mga magpa-partner. No? Kasi syempre doon sa posisyon na patalikod ay parang hindi sila okay doon kasi parang nabuboard sila doon. So, ang iba ay ginagawa ito para sa excitement at doon sa thrill ng kanilang pagtatalik sa araw na yon. Kaya merong mga iba't ibang posisyon na ginagawa ang mga magpa-partner. Itong patalikod na posisyon ay pwede nyo naman gawin kung pag-uusapan ninyong dalawa ng iyong partner. Dahil kung may maganda naman kayong pag-uusap ay magagawa nyo naman at makukuha nyo naman yung mga tamang posisyon na mga gusto nyo. No? So, meron tayong tinatawag na experimental sa posisyon kapag tayo ay meron ka pagtatalik with our partner. So, ang tanong, masarap nga ba kapag ang posisyon ay patalikod? So, paano nga ba yung posisyon na patalikod, no? So, kailangan lang i-open ni babae ang kanyang legs, right legs kapag siya ay nakatalikod na kay lalaki. At kapag si lalaki ay nakapagpatayo na ng kanyang talong, ay pwede na niya itong maipasok. Pero yung challenge dito ay syempre mangangalay yung legs ni babae dahil yung legs ni babae ay siyang mag-susuporta doon sa pagpasok ng talong ni lalaki. Dahil si lalaki ay papasok, kailangan maalalayan din ni babae yung kanyang legs. At pwede itong itanday sa isang legs ni lalaki kapag nakapasok na siya. So, parang ganto siya. So, ganto. Ganto ang parang tanday. So, sana magets niyo, no? Ganun ang parang tanday niya. Dahil si lalaki ay maglalabas-pasok, so kailangan may energy siya sa posisyon na ito. At dahil ang posisyon na ito ay ramdam sa loob ng mga petsay ng babae, ay kailangan may matinding may matinding lakas. Ayan. So, dapat ang lakas nyo ay maipon nyo para magawa nyo ang posisyon na to. At para masatisfied naman si babae sa posisyon na to, babayo ka ng maayos lalaki para syempre may lumabas na gata kay babae. Dahil si babae ay mas nauunang labasan ng gata kesa sa'yo. Dahil ikaw ay laging huli sa posisyon na ito. Dahil napakahirap ng posisyon na ito at kailangan nyo tiyagain kung lalabas ba talaga ang inyong mga gata dito. Syempre, masarap siya dahil abot ang G-spot ika nga. No? Dahil ang G-spot natin kapag naabot yun ay para kayong nanalo ng ano chicken sa mga inasal. So, ganun ang mararamdaman ng kababaihan. So, ituloy nyo lang yun at kapag malalabasan na si babae or parehas kayong lalabasan na kayong dalawa, ay try nyo nang mag-relax at yung legs ni babae ay pwede nang ibaba at si lalaki ay pwede na siyang mag-fireworks no sa loob ni babae. Pero pwede namang sa labas kung gusto ni babae. So, ganun. At yung sarap nun ay hindi naman natin may explain yan dahil kanya-kanya naman kami explanation ng sarap. Pero para sa akin overall ay ubod ng sarap pag nakatalikod dahil nga challenging yung ganong posisyon habang kayo ay nagtatalik ng iyong partner. So, ayun lang ang masasabi ko sa topic natin for today. Ayan, thank you for watching and see you at my next video. Bye!